Катерина! Айовка! Isa lang itatanong ko sa'yo. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng lola ni Tina? Ha? Tinatanong ka ng Tito Enrico mo. Sumagot ka! Wala! Wala ka rito nung gabing yun. Wala ka rito sa bahay. Wala ka sa rancho. Nasaan ka? Saan? Sumagot ka! Sumagot ka na maayos! Nasaan ka nung gabing yun? May kasama ka ba? Oo, may kasama ako. Kasama akong kaibigan ko si Janice. Sino yung Janice? Kaibigan ko. Bago akong kaibigan. Isang kasama ko nung buong gabi. Nagsasabi ka ba ng totoo? Kung gusto niyo, puntahan natin siya para malaman niyo totoo. Chinek nga niyo yung pangalan. Hindi naman yung tinignan ang edad. Napahiya ako rin na. Kasi boss eh. Sa lahat ng ngayon, ang pinaasa si Josefina sa wala. Hindi na mauulit ito. Maliwanag! Maliwanag, boss. Josie, halika na, magkapuna na tayo. Huwag gutom na ako eh. Hindi pa ako nagugutom. Sige, mauna na kayo. Josie, alam mo, pag naamoy mo yung nilutong sinigang ni Ana, nako, tsaka ko magugutom ka. Kaya tama na yan. Halika na, tara na. Halika na, tama na trabaho. Josie, kita mo rin si Ariel. Pag may nagtanong sa'yo, sabihin mo, magkasama tayo bumagdamag. Ha? Ah? Eh, bakit? Basta, sumakay ka na lang. May tatanong sa'yo si Tito Enrico eh. Ha? Ah? Wag! Sige na. Bisan lang kumingin ng pabor sa'yo eh. Pero iba to. Han, huwag mo naman ako idawit sa sabit mo. Basta, pupunta kami dyan. Ha? Hintay mo kami. Ito yung Rico. Ah.
girlfriend ko ho. Sinabi ko, punta tayo ngayong gabi sa kanila. Siya ba yan? Oo. Aka na. Hello, Janice. Kausapin ka doon yung Tito Enrico. Hello? Hello po? Gusto ko lang malaman kung magkasama kayo ng magdamag ni Monsing noong Miyerkules ng gabi. Opo. The whole night po, magkasama po kami. Greta. Ano yun? Gusto ko lang kung sanang magpasalamat sa lahat ng tulong na binigay niyo sa akin. Wala yun. Gusto ko rin yung sana humingi ng paumanhin. Simula ako kasi nang nandating ako sa bahay na to. Hindi na tayo nagkasundo. Naging mabigat ang loob ko sa inyo. Isipan ko pa yun ang masama. Pakiramdam ko kasi labas ako dito sa pamilya na to. Walang kape. Mali pala ako. Hindi pala ako kayo kasing sama ng iniisip ko. Mamalasakit pala ako kayo sa akin. Inaamin ko. Noon. Hindi talaga kita matanggap. Pero habang nagdaan ang panahon, naging bahagi ka na ng buhay ko. Ng pamilya ko. Mauubos man ang pera ko, Paolo. Ang lahat ng kayamanan ko. Hindi kita pababayaan. Trina.
Ma! Nangyari. Ang dapat managot, ang dapat maggulo sa pinangguan ay ang Paulong yun. Hindi si Paulong may kagagawin ito. Saan kinalaman dito na? Eh, sino? Si Monching. Si Monching ang kagagawin ito. Si Monching? Ang boyfriend mo? At hindi si Lola ang gusto niyang patayin. Kundi ako. Ilang beses niya akong sinaktan. Pinagtag kang Rapel. Pinagsilosan niya pa kaming dalawa ni Paolo, Ma. Sigurado ko, si Monching ang pumatay kay Lola. Ang Monching na yan. Siya ang ididimanda natin. Mang Ward, tatapusin na lang ni Aling Josie yung trabaho niya. Sige, hindi naman ako nagmamadali. Sige po. Ay, sorry ah. Sorry din. Ba't ba parang sinisilihan niyang pitong tuwing nakasalubong mo si Ana, ha? Kasi nabuko ako eh. Nabuko? O kasi nagpa-practice ako sa harap ng salamin, paano magtapat. Eh, hindi ko alam, narinig niya pala. Madali lang yan eh. Eh, tigayahin mo ako. Haranaan mo siya! Ano? Harana? Eh kung buhusan din ako ng tubig, tulad na nangyari sa inyo. Di bali na mabuhusan ka ng tubig, basta makuha mo lang naasam. O tingnan mo, close na kami ng inay mo ngayon, di ba? Oo. Eh, anong mangyayari? Makulong si Kuya Paolo. Tikboy, huwag mong sasalita ng ganyan, ha? Hindi naman kriminal si Kuya Paolo, hindi makukulong yun. Ay! Kriminal! So, Paolo, are you ready for today's hearing? Opo, tita. Kung ganon, kailangan sabay-sabay tayong pumasok sa courtroom. We should show a united front. Kailangan ipakita natin sa kanilang lahat na naniniwala tayo kay Paolo. And that we are one solid family. Does everybody understand that? I agree. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Para supportahan ka, Paolo. Recuerdo de amo. Catherine. Hello. Ano nangyari sa itsura mo? Bakit ganyan ka? It's my new look. You like it? You look like a freak. Shut up. Kiss my Catherine. Sorry. Ba't nandito ka? Tito, kailangan ni Paolo tayong lahat. That's why I took my first flight from America. Here I am. At paano ang pag-aaral mo? Anyway, we have to go.
Hindi tayo pwedeng malate sa courtroom. We will continue with this, Catherine. And in the meantime, if you want to come with us, magbihis ka. Baka hindi ka papasukin sa court sa itsura mong yan. Case number 242701, People of the Philippines versus Paolo Villafuerte, the Honorable Judge Hilarion Palma presiding. Attorney Lourdes Castro for the prosecution, Your Honor. Attorney Gerardo Pineda for the defense, Your Honor. May defendant please rise. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Ba't ka bumabangon? Di ba dapat nagpapahinga kayo? Ayos lang ako. Ano ba yung binabasa mo at parang alalang-alala ka? Ah, wala ako. Ano ba ang nangyayari dito sa batang to? Kaming putok ng baril. Kaya sumilip po kaming mag-asawa. Anong nakita nyo kung meron man? Meron pong isang lalaki lumabas sa bahay nila, Miss Romero. Sumakay po ng motorsiklo, memorya naming mag-asawa ang plate number. At yun po nireport namin sa mga pulis. Narito bang lalaking yon sa korte nito? Opo. Maari mo bang ituro? Opo. Siya po. Siya po yung lalaking nakita namin nung gabing yun. The people present Exhibit E and F. So noted. Ayon sa mga nakolekta ninyong evidence, physical evidence, ano naman ang findings ninyo kung meron man? Na-identify namin ang apat na sets ng fingerprints sa doorknob. Kay Mrs. Valentina Romero, ang kanilang maid na si Rosario de la Cruz, at ang isa ay kay Trina. At ang ikaapat? Ang ikaapat ay kay Paolo Villafuerte. DNA testing ng buhok na nahanap sa crime scene. Opo. Gaano po ka-accurate ang DNA testing? 99% accurate po. 99%? Ano po ang findings ninyo? Perfect match po
ang hair sample sa DNA ni Paolo Villafuerte. Thank you.